Namaste, welcome back to my channel. So, ang aming vlog today ni Habi ay paano magawa ng merienda. Ang gagawin namin ngayon ni Habi, donut, homemade donut. At yung donut po guys, namasa ko na, natimpla ko na kasi matrabaho po yun. At matagal po yung hihintay yung ilang minuto para i-rice siya bago iprito. Yung paalsahin bago iprito. So, ayun po, nandun na po yung donut. Nasa loob ng oven. Pinapaalsa ko lang siya. Then, mamaya ko na lang siya prituhin. So, ipapakita ko na lang yung pagpiprito ko mamaya at yung coating sa donut. So, maya-maya po, ipapakita ko yung sunod ng video. So, ayan. Ready na po ang aking donut na pinaalsa. At pinapainit ko na rin po itong mantika. Sa tingin ko ay mainit na rin. So, sasalang na po natin ang ating donut. Ito. Dalawa lang para hindi siya magdikit. Hindi kagandahan yung pagkaka-shape ko dito sa donut. Pero okay na yan. Magsi-shape na sa loob ng tiyan natin yan pag kinain. Pag nag-brown na, syempre, kailangan na natin siyang ibaliktad. Yan, nag-brown na nga. So, nagmukha na yung donut natin. Donut na talaga siya. So, ayan. Brown na siya. Luto na to. Ayan, oh. Ayan. So, iyaano na natin. Tanggalin na natin para makapagluto tayo ng panibago. Lipat natin dito sa may wax paper para masipsip yung mantika. Yan, maganda naman ang texture. So, isarang natin yung next. Then, next. Dala-dalawa lang. Ganyan din. Galaw-galawin lang para hindi magdikit yung donut natin. Maliit yung butas ng donut. Pero tingin ko, soft itong donut ko. Oh. Ayan, luto na rin to. So, yan na yung mga naluto ko. Then, yan. May natitira pa dito. Ganyan lang po. Prito-prito lang. Then, maya-maya, babalutan ko po yan ng white chocolate or powdered sugar. Marami-rami din po itong nagawa ko. Ayan, meron pa po dito. Ubus na yung dun sa tray. Ito naman. Ayan, at meron din pong ibang style. Nalagyan ko lang siya ng style. Ayan. So, ayan po. Luto na ang aking homemade donut. So, para naman mapasarap natin at magmukha rin pong maganda ang ating donut, lalagyan ko po siya ng coating ng white chocolate. At saka yung powdered sugar. So, ayan nga po, para mapasarap at mapaganda natin ang ating donut. So, ikukot po natin ang ating donut. Meron po akong powdered sugar. Ayan. So, nilagay ko yung isang donut dito. Sa may powdered sugar. Para maganda po siyang tingnan at nadagdagan po yung lasa niya. So, ito ang kinilabasan niya. Lalagay ko muna dito sa tray. Ayan. So, dalawang klase muna ng powdered sugar na iko-coat ko. Ayan. So, ito po. Or dito. And then, yung yung isa naman, ilalagay natin dito sa white chocolate. Ayan po yung white chocolate. So, i-dip lang natin siyang ganito. Ayan. Ito. Ito yung kinalabasan niya. And then, lalagyan ko lang po siyang ganito. Pampaganda. Kung natutulog yung mga bata, masaya sila. Pampaganda yung itsura ng ating donut.
Ayan. So, tignan nyo po. Diba? Maganda, maganda po tignan ang ating donut kapag may mga kolorete. So, lagyan po natin ulit ito. Hanggang sa maubos yung ating white chocolate. Melted. Tignan po itong white chocolate na to. Ayan. So, lagyan po natin siya ulit. Para ka na rin, ano, ayan, para ka na rin naggawa ng donut, Dunkin Donut, charot. Hindi pa naman po talaga perfect ang texture ng donut. Hindi siya fine na fine, pero fine na sa stomach natin to. Ayan. Ito, last tatlo, lalagyan ko. And then, para, ano, mas maganda yung iba, lalagyan ko po siya ng strawberry flavor, yung white chocolate. Yan, white na to. So, lalagyan ko ng color pink itong white chocolate para strawberry flavor, kumbaga. Saglit lang. So, yan, lalagyan natin ng pink ito. Nilagyan ko na ng pink itong white chocolate para lang mapaganda na kunwari magmukhang may strawberry flavor donut tayo. Kahit pareho lang white chocolate yan. Nilagyan ko lang siya ng coloring na pink. Ayan po siya. So, syempre, ibubud natin ulit ito na parami. Ayan. Ayan siya. So, hanggang sa matapos ko lahat itong donut na ginawa ko, ganyan lang ang gagawin ko. Mamaya niyan, pag-akyat ni ano, ni ipag ko, parang bata yan yan. Natutuwa siya na meron siyang ganitong klaseng donut na may design. Hanggang sa maubos lahat. So, ayan po. Natapos ko na siyang i-coat yung mga donuts. So, ayan. Yan na po ang kinalabasan ng aking donut. Hindi man po kagandahan, pero swak na sa aking tiyan at sa tiyan ng mga kakain. Nakagawa na naman ng merienda ngayong maghapon na to. Ayan guys, ready na yung merienda ni Baba. Binigyan ko na siya dito sa upuan niya. Ayan siya. Mamaya-maya tatanungin ko siya kung ano lasa ng ginawa kong donut. Pag kumondra siya na hindi masarap, di ko na siya gagawan ulit. Ani donut kasto siya ba? Mito, there are mito siya daw. Takot lang siya hindi magawa ng merienda, guys, no? Mag-inerty pa ba sila sa gawa ko? Dere, dere, mito. Daw, baka gutom lang siya, no? Saan naman si Habi naman, kasi kasayin ko doon siya naman bigyan ko. Yan, guys, si Habi naman ang video ko. After ni Baba, yun doon. Siya naman, maarte to eh. Siya naman ang ano ko. Bibidyo ko habang kinakain niya tong donut na ginawa ko. Really? Tasty? Oh, tasty daw. Mga taong gutom ngayon to eh. Kaya tasty lahat sa kanila. Kumain siya. Siyempre, habang binibidyo ko siya, ako rin sa likod ng camera, kakain din ako. Tulog pa si Hipag ko, maya-maya niyan, matutuwa yan, mag-i-star-star ang mata niyan. Pag nakita yung colorful yung donut, kakain din yon. So, kakain din ako kahit nagkukwento-kwentuhan tayong ganito. Ang sarap niya! Tingnan niyo po, oh. Pag kinagat niyo po itong donut, malalaman niyo talaga na maganda yung pagkakagawa niya kasi blurred. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang soft po niya. Hindi porke ginawa ko po siya ay pinagyayabang ko na perfect po siya. Sob nga talaga siya. Ang ganda. Ang ganda lang ano niya, pagkakagawa. Sa akin ko na inarap yung camera. Kasi tapos na kumain siya.
sabi ng donut, magpakuha muna ako ng juice sa kanya kasi nasarap yung ginawa niyang juice. Dapat po guys, dalawang merienda ang gagawin po namin. Itong donut, tsaka yung para sa kanya, yung aloo parata. Kaya lang po, dahil nakita niya na marami po akong napritong donut, sabi niya, bakit pa daw siya magluluto, mag-aaksaya kami. So, next time na lang daw siya magagawa ng aloo parata. Para kung wala man akong may vlog, yung aloo parata lang daw ang i-vlog niya. I-vlog ko next time. So, oh, sinerban ko siyang donut. So, sinerban din niya ako ng juice, guys. Tingnan niyo po yung kamay ko. Nagre-red pa kasi yung food color nga na liquid na nilagay ko lang. Food color lang nilagay ko po dun sa white chocolate para magmukha lang siyang strawberry. Nabubulol na. Strawberry flavor. Yun, para lang makulay. So, at least nakaraos na naman ang maghapon. Na may merienda na naman. Naka-invento na naman tayo ng merienda kahit hindi ako talaga batikan sa paggawa ng donut. At least masasabi ko na perfect yung nagawa kong donut ngayon. Yabang, no? So, yun lang po. Puro pagkain or mapuro halaman na lang ipapakita ko po siguro ngayong lockdown na to. Hindi ko po alam kung hanggang kailan yung lockdown, pero napapabalita na magtatagal daw yung lockdown kasi nga maraming kaso dito sa Nepal, maraming namamatay, maraming positibo. Kaya hindi pa nila masabi kung kailan mag-open Nepal. Pero ngayon, pag lockdown kasi talaga, sa loob lang talaga ng bahay. Hindi ka talaga lumalabas. Wala kang makitang pakalat-kalat sa daan. Mayroon kang makitang nasa labas. Kaya may purpose po ang paglabas nila. So, yun lang. So, siguro mag-live na lang po ako next time. Para may makapag-shoutout din at makapag-chika rin. Ito lang muna ang vlog natin ngayon. At syempre po guys, i-shoutout ko rin dyan sa kapatid natin. Sa mga kapatid natin dyan, alam nyo yan kung sino kayo. Pinaliwanag ko na rin sa inyo sa messenger yung paglapit nyo po sa akin. Actually po, yung hindi po porke pag narinig po natin na sumahod na sa YouTube, ay ang laki-laki na po ng sinahod ko sa YouTube. Actually po, masaya lang po ako kahit hindi po malaki ang sahod ko sa YouTube. So, pinagdarasal ko na sana lumaki po. Actually po, this month, hindi po sumahod dahil hindi ko po na-reach yung $100 na threshold na sinasabi na dapat ma-reach mo yung $100 bago ka makasahod. Pero this month po talagang wala po akong sinahod kahit siso. Dahil nga po hindi ko naabot yung $100 na threshold. So yung mga nag-iisip po dyan na porke narinig nyo na po na sumahod na po ako sa YouTube, huwag nyo pong iisipin na ang laki-laki po ng sinasahod ko po sa YouTube. Actually po yung sinahod ko lang nung nakaraan ay kakaunti lang po talaga siya. Sinyare ko lang siya, kahit konti siya, nag-share po ako. Hindi po porke nag-share ako ay malaki ang sahod ko. Konti lang po talaga siya. Hindi po malaki ang sahod ko sa YouTube. Barya lang po yon. So, wag po kayong magdadamdam po sa akin yung mga humingi po ng tulong sa akin na nag-message na total daw ay alam daw nila na sumahod na ako sa YouTube. Baka naman daw makahingi na ng konting tulong. Pasensya na po talaga kayo kung hindi ko po kayo lahat may pagbigyan. Napagbigyan. Kung yung mga ilan po ay napagbigyan ko, actually po ay inutang ko lang din po yun para lang po may send po ako sa inyo dahil alam kong kailangan nyo po yung may reason po yung paghingi nyo po at hindi ko po kayang tiisin yun. So kahit tumiram lang po ako para at least may padala po ako dun sa tao humingi ng tulong, although hindi ko po siya kilalang personal. So hindi ko po inaano dito sa binabanggit ito para magmayabang na nagtumulong ako nang wala ka palang pera, ba't ka pa nangutang? Hindi po, kasi alam ko yung pakiramdam ng wala at talagang gipit na gipit. So, ikiniklear ko lang po na yun nga na hindi malaki po ang sahod ko. So, wag po muna nyo akong i-message na
ihingi po ng tulong pinansyal. Ako man din po talaga ay nangangailangan din dahil yung mga anak ko nga, hindi ko nga po sila napapadalhan. Yun nga, dahil hindi po talaga kalakihan at lalo nang wala naman pong remittance dito sa Nepal. So, pasensya na po talaga kung hindi ko kayo napagbigyan sa paglapit niyo po sa akin at yung nabigyan ko naman ay pasensya na rin po at yan lang ang nakaya ko. So, yun lang po. Salamat po muli sa inyong time. Laging suporta. Sana po patuloy niyo po akong suportahan para lahat po ng mga ina-expect po nila na malaking sahod ko ay talagang lalaki po ang sahod sa pamamagitan ng views niyo. So, ngayon po dahil lockdown, bumaba po talaga yung views ko dahil wala po akong may vlog na maayos. So, yun lang po talaga guys. Again po, salamat po at ingat po lagi. And then, shout out po sa inyong lahat dyan. Hindi ko man po kayo may isa-isa, pero shout out po talaga sa inyo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ingat lagi. We'll